Ito ang magpo-propose. Ready ka na ba? Nervous. Ready ka na? Are you ready? Ready. Dumating na yung hinihintay mo and then nag-propose. Ano naman pakiramdam mo? Na-shock ako, kuya. Nagulat ka? Oo. Hindi ko alam talaga. Oh, hindi. Akala ko sabi niya kasi after 10 years pa. So ngayon naman guys, tatanungin natin yung mother muna nung yung nag-propose guys. Advice ko is... Sa Yaria. Especially sa kanilang dalawa. Sa kanilang dalawa, papakasanin sila. You know, life is not a bed of roses. Maraming trials, but hanggang nandyan ang Diyos, put in the middle the God first, lahat ng trials malalagpasan nila. So hello guys, so I'm running out of time pero syempre kailangan natin humabol. We're going to attend kasama ko si wife ko. Magraras kami pero hahabol tayo dun sa proposal. So pupunta tayo dun sa proposal guys at ibablog natin yun. So abangan nyo ako dun. Abangan nyo kami kasama ko si wife pupunta dun. And then sana maabutan natin ang proposal ni JR. So mamaya papakita ko sa inyo dun guys. Let's go. Moments later. Well, this is Roland Hawaii USA guys. Ito, balik na naman po tayo at ngayon meron tayong panibagong vlog. At syempre, dito tayo magbablog sa isang wedding proposal guys. So, ito guys, at nandito tayo, papakita ko sa inyo. Momentads ko sa inyo. So nandito tayo. Ano? Ito ang magpo-propose. Ready ka na ba? Nervous. Ready ka na? Are you ready? Ready. So tayo. Proposal guys. Kasama ko si YP syempre. Dito si YP. Yan. Dito tayo sa proposal. Oh, ayan si JR. Siya yung magpo-propose actually. So, ayan yung guys, nakikita nyo yan yung output. Hindi alam na magpo-propose si JR guys. Ang kanyang girlfriend. So, ngayon naghihintay tayo dito. Gugulatin kung baga, this is a surprise. Diba? Yeah, of course. This is a surprise. Naghihintay tayo dito. May mga tao naghihintay dito. Eh, yun, magpo-propose na sa gitna. A few moments later, yung proposal guys. Palakpak, palakpak. Yeah. You didn't ever get her anything for Christmas. Like way better than Christmas, right? Yeah. That's good. How many kids you have? Three. Yeah, money for one. Oh. Oh, good.
My knees were shaking. Baby nila? Yes. Oh, baby. Cute ang baby. Ate, ilan ang baby nila? Three. Tatlo? Two boys and one girl. This is the youngest. Cheers lang tan. Kasi saya din. She was wondering when go Safeway, go buy flowers. Oh, it's for everybody. Iyan yung tapos na proposal, guys. Tia Mari, picture, picture, picture. Group by group, by group. I was calling your phone next time. So yun, guys. So tapos na yung proposal. At tapos na yung proposal, guys. Tapos, so syempre, ano pang kailangan natin gawin? I-review natin to. And then, yun nga mami, mag-interview pa tayo, okay? Sige, sige, sige. Mag-interview pa tayo, okay? So tayo ay magkakaroon ng interview sa mga kapamilya. So ngayon naman, guys, tatanungin natin yung mother muna nung ano, nung boyfriend, di ba, na nag-propose, yung nag-propose, guys. So ngayon, first question ko, Mami, Mami Maribel. Yes. Ano naman yung pakiramdam mo na nag-propose na yung anak mo ng kasal? Masayang masaya at saka very fulfilling ang pakiramdam. Pakiramdam mo na nag-propose siya. So, happy ka? Very, very happy. Parang dream come true. Ilan na bang, ano, ilan taon na ba sila? 9 years. Actually, ngayon ko lang nalaman na,
today is their anniversary too. So this is gonna be their 9 years. Hindi ng anak nila, ilan na yan? Then tatlong anak, isang dalawang lalaki at saka isang babae. Oh. So 9 years na sila and then may tatlo na silang anak. Yes. So and then yung nag-propose na nga si JR yung anak mo, di ba? So pangalawa, ano naman ang may advice mo? Advice ko is kay JR yan. Especially sa kanilang dalawa. Sa kanilang dalawa, married life, and pagpunta nila sa pag nag-asawa na sila, pag magpapakasal sila, you know, life is not a bed of roses. Maraming trials, but hanggang nandyan ang Diyos, put in the middle the God first, lahat ng trials malalagpasan nila. And trust, love, ang dapat walang mo, and hindi mawawala. Oh, ito last question. Ano naman ang wish mo para sa kanilang dalawa at sa kanilang sa family nila? Wish ko is they gonna be stay forever. Sabi nila walang forever pero meron forever. Oh, may forever. Yes. Basta lalo na may mga anak sila, ang mga anak ang magbibigay, silang magbabind sa kanilang dalawa. You know, like sila kahit anong hirap, pag nakita nila yung mga anak, yun ang magiging ano nila bilang mag-asawa. Oo, para mas tumibay yung pagsasama nilang dalawa. Kasi ang anak ang nagbubuklot sa mag-asawa. Oo. So, yun. Thank you so much. Thank you, Ronel. Maribel. Thank you. O, ngayon guys, i-interview natin yung soon-to-be bride. So, ito si Risa, soon to be Garduque. So ngayon sa tinagal-tagal ng panahon, so ito kahit papaano dumating na yung hinihintay mo and then nag-propose. So, ano naman pakiramdam mo? Na-shock ako, kuya. Nagulat ka? Oo, hindi ko alam talaga. Oh, hindi. Akala ko sabi niya kasi after 10 years pa. After 10 years sabi niya, oh, tapos ano, bigla siyang nag-propose. So, ilang na pala yung ano niyo, baby niyo? Tatlo na kayo. Tatlo. So, ilang taon na kayo? 9 years na kami kayo. Wow, 9 years. Yung 9 years na yun, syempre maraming ups and downs. So, tested na rin kayo ng ano, di ba? Oo. Ano naman yung ine-expect mo na ano, na mga mangyayaring susunod after nag-propose siya? So, syempre may mga pagsubok pa rin. Ilan taon na yung panganay niyo? 7 years, okay. Yung pangalawa? 4. Tapos yung last niyo? 1 year. So, ayun. Congratulations nga pala. Thank you, kuya. And doon, ito, papanoorin niyo to soon. Thank you. Thank you, kuya. So, ayun guys. Tapos na ang interview din, syempre. At tapos na nating nasaksihan ang wedding proposal, guys. Ang isa sa kilala natin. And then, siyempre, abangan natin kung may wedding proposal yung magiging wedding soon. Malay natin, makuha din natin yung footage kung nandun tayo sa lugar. So, yun lang po. Merry Christmas sa ating lahat. Ingat po tayong lahat. And God bless us all. Peace. Subscribe.